maayong adlaw kaninyong tanan. And welcome to my channel, Land Farming and Travel. Today, we will visit my birthplace island, Nunok Surigao Island. For the sake of my viewers, I will narrate this journey in English, Tagalog, and Bisaya. We are now traveling to Nunok Island. Kasama ko ngayon ay ang aking pamilya. Amoy ni ang view pasingod sa Nunok Island. So malapit na kami sa port o pantalan ng Nunok. Mingawon gudyod ko sa lugar na ini. So it's been 15 years since the last time na nakakari ako diri. Tagal na no, pero at least nakadalaw ulit ako. It really brings back memories of my childhood days. Ayun, dyari na kami sa pantalan. So amoy niyan bago na pantalan diri kaysa una dito man sa Purok Uno anamo pambot mudunggo. So ayun, paano na kami pasingod sa Purok Dos. So dito sa bayan na ako kapatid na babaji. So dito kami magstay and amo sa kadtuon na amo bayay sa una. Amo kita dang ba na siguro kami. So amo na ini ang mga dayan diri sa Nunok. So makita ninyo may mga bayay na naguba kay nagbagyo man diri sa una. So amo na may mga bayay diri na guba pahantod kuman. Sa mga taga Nunok, kumusta kamo and have a great day po sa inyo tanan. It's a great day today kasi hindi maulan and maaraw siya pero medyo mainit. So that's summer. So expect na natin yan dito sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi meron na rin ditong water filling station. Dati wala pang ganito nung kabataan ko. So we are now in Purok Dos. Nakakatuwa talagang makita yung mga kakilala mo dati dito sa isla na to. Mama Sundra. Sundra. Sijara. Nakakatawa kasi nakita ko din dito yung pamangkin kong hindi ko pa nakikita in person. So yan po, si Zarina. Say hi po. Waya ko rin. Waya mo rin? Waya ko rin dyan. Ay, kawawa. Magiging kakitin na kami. So dalawin naman natin ang bahay namin dati. So dito po kami nakatira. So hindi po ganito ito dati. So gawa po ito sa kahoy dati and mga tigbaw.
So kuman, kuha na si Jess, cementado, pero way na nakatira. So medyo hindi na siya nalilinisan, kaya ganyan po itsura niya ngayon. Yung nakikita niyong hagdanan na yan, nakahoy, sobrang tagal na yan. So ito pa po yung hagdanan na ginamit namin nung kami po ay bata pa. So nakakatuwa kasi antique na siya. Until now, nagagamit pa rin. So ito naman yung taas ng bahay namin. So yan, luma-luma na rin talaga kasi wala nang natira dito. So ito naman yung mga pinsan ko dito. So tagal na rin ang huli ko silang nakita. Ayun, pasyal naman tayo dito sa Nunuk. So kumandyari kami diri sa plaza. So umuwi niyan plaza diri sa Nunuk. Nakakatuwa kasi may mga ganito na dito. So unti-unti nang nade-develop yung lugar na ito. By the way, I am using Insta360 camera to capture this video. So kaya parang drone yung dating niya. Thanks to my 3 meters invisible stick, kaya nakukuha na natin ng ganito. So hindi kumpleto ang pagdalaw mo dito sa Nunuk kung hindi ka magpapapicture dito sa iconic na I Love Nunuk. So mostly ng lahat ng mga dumadalaw dito sa Nunuk ay nagpapapicture dyan. So dahil malapit ito sa seawall, makikita nyo dito yung dagat. So yan, ang linaw po ng dagat dito. So pwede kang maligo at magtampisaw dyan. So kasama ko ngayon sa pamamasyal dito ang aking dalawang pamangkin na si Adrian at si Andrea. Ayun, habang naglalakad kami, nakita namin itong mga estudyante dito. So ito po yung elementary ng Nunuk Island. So dito po ako nag-elementary hanggang grade 4. Ito naman po yung dating pantalan dito sa Nunuk. So ito yung Purok 1. So yan po yung dating lugar kung saan mudunggo ang mga tambot. So yan, nakalagay, welcome to Barangay Nunuk, Surigao City. So yan po yung entrance ng elementary school sa Nunuk. So yan, as mentioned, dyan po ako nag-aral hanggang grade 4. So nakakatawa kasi it really reminds me of my childhood days nung nag-aaral ako dyan and mga classmate ko. Ito naman yung basketball court dito sa Nunuk. So dati may bubong ito. So pero dahil sa mga bagyo na sumalanta dito sa Nunuk, kaya nasira. So naalala ko, itin sa bagyong Odette. Laki yung napinsala dito, kaya makikita nyo marami pa rin mga gibang mga bahay at mga facilities dito sa Nunuk. So ayan po, naglalaro po sila ng basketball. So I have the chance na i-video yung kanilang paglalaro gamit ang Insta360. Ayun, hindi ko na rin pinalagpas na makita yung dating simbahan namin dito sa Nunuk. So dito kami nagsisimba nung kami ay mga bata pa. So ito po, akyat ka lang pataas, so konting trekking lang naman ito. So sa taas, makikita mo rin yung view ng Nunuk Island. So dito na po kami sa taas. So ito po yung lumang simbahan. So nakikita nyo, sira na po siya. So kaya inilipat na po sa baba yung simbahan ng Nunuk for sa mga Katoliko. So ito po yung view deck dito. So let's capture a video ng Nunuk galing dito sa taas. So yan po, nakikita nyo. Napapaligiran po ng karagatan itong Nunuk Island.
So yun, pagpatuloy natin yung pamamasyal dito sa Nanok. So ito naman yung, I think, Purok 3. So punta tayo ng Purok 3 hanggang Purok 4 and then Purok 5. So yan na po yung mga lugar dito at mga kabahayan. So napakasimple ng buhay dito. So makikita nyo yung mga bata nag-aaral and sinusundo ng mga magulang sa school. So ito yung part ng Purok 5. So dito makikita nyo itong maliit na lawa. So ito po yung lawa dito sa Nanok. Sa pagkakalala ko, maraming mga shrimp dito dati nung bata pa ako. So sana ngayon meron pa rin. Tapos ito, bumaba kami sa may baba ng Purok 5. Ayun, para makita itong mini falls na yan, na galing doon sa may lawa. So, yan po. Ito yung Purok 5 din po ito. I really took this chance na mapasyalan yung mga lugar dito para at least kung sino man yung makakita ng video na to, especially sa mga taga-Nanok, makita din nila yung mga kabahayan dito and ano na yung status ng Nanok. Especially dun sa mga hindi pa nakaka-uwi dito sa Nanok ng matagal na. Isa ito sa parang magpapaalala sa kanila ng lugar na ito. So balik naman tayo sa Purok 2. So ito yung SeaWorld dito banda sa Purok 2. And ito po yung sa kanan, makikita nyo yung high school. And then sa kaliwa naman ito yung bagong simbahan ng Katoliko dito sa Nanok. So inilipat na siya sa baba para hindi na mahirapan yung mga tao, especially yung matatanda kasi medyo mataas din at medyo matarik ng konti yung pakyat sa lumang simbahan. So ayan po yung mga batang o mga kabataan na nag-aaral dito sa Nanok National High School. Pero dahil din po sa bagyo na sumananta dito sa Nanok, nadamay din po itong ating simbahan. So sa ngayon, ito po ay inaayos at nare-renovate po ng mga tao dito. And salamat po sa lahat ng mga tumulong and nag-donate po para sa simbahan ito. So ayun, pauwi na po kami. So sasakay na po kami dito sa Malita Bangka. So nandito ulit kami sa may Plaza Banda and sasakay kami dito sa bangka ng aking pinsan. So, pabalik naman ang city ng Surigao. Pero dahil limited lang yung pwedeng sumakay dito sa maliit na bangkang ito, so kami lang muna ang nauna. Ngayon nagpaiwan yung iba namin kasama, bukas na sila babalik ng Surigao. So, ayun po. Thank you po for watching and hope nag-enjoy kayo dito sa aking video. Maraming salamat and have a great day.